Praise the alam ko masaya tayo ngayong umaga. We have to be happy. Kasi syempre, it's Lord's Day, nandito tayo. At sabi ko nga, eto palagi yung time na dito lang tayo nagkakasama-sama ng ganito. Yung walang prohibitions, walang division, walang pantay-pantay tayo. Kaya nakaka-excite palagi na every Sunday. Sana Sunday na naman tayo magkakasama kami. So, welcome again sa mga nandito, yung mga nag-arrange ng mga schedule niya. I-shift yung mga dati nilang schedule from closing, ay from opening to closing para maka-attend dito. Nalulugod po si Lord sa ganyang mga effort ninyo. Amen. Alam niya na ginagawa ninyo ng paraan para po tayo ay makapaglaan ng oras sa Kanya. Kaya ngayong Sunday, wala tayong gagawin kundi maging masaya lang. At sabi na sa awit, napakasaya at kay ganda kapag tayong lahat ay sama-sama na nagpupuri sa Panginoon. At before that, syempre, para ma-open natin officially ang service, I will call Sister Shaira to open the service with a prayer. Let's all stand up. Yes, Lord. Maraming salamat po sa umagang ito, Lord God, na iyong ginawa. Maraming salamat, Lord God, sa kalakasan, sa panibagong kalakasan, Panginoon, na iyong binibigay sa bawat isa. Lord, we thank you sa buhay ng bawat isa, Lord God, na kanilang ibinibigay, Lord God, ang kanilang oras, Panginoon, para sa iyo. Lord, we thank you, Panginoon. Maraming salamat. At ngayon, sa oras na ito, oh God, continue, Lord God, to Panginoon, ibuhos mo, Lord God, sa lugar na itong iyong presensya. Lord God, manifest, Panginoon, Lord God, ang iyong gloria sa lugar na ito. Lord, we welcome you and your Holy Spirit, Panginoon, na manahan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Itama mo ang aming puso, ang aming buhay, ang aming isipan, Panginoon, sa anuman, Lord God, na gagawin mo. And Lord, lahat, Panginoon, na maabot, Panginoon, ang boses na ito, Lord God, ng life na ito, Lord God, ay patuloy kang kikilos at dadaloy, Lord God, ang iyong presensya sa lugar na iyon. Lord, alam namin, Panginoon, na hindi ka patapos, Lord God, at alam namin, Panginoon, na patuloy kang kikilos, Lord God, sa buhay ng bawat isa. And Lord, continue, Lord God, to manifest your presence, Panginoon, maging sa iyong salita, Lord God, sa message na gagamitin mo, Lord God, sa buhay ni Pastora Becky, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, continue to anoint her, Panginoon, mula sa kanyang ulunan hanggang sa kanyang paanan, Lord God. And Lord, we pray, Panginoon, patuloy mong protection ang kanyang buhay. Hawakan mo, Lord God, maging ang kanyang help, Panginoon, continue to restore her health, Panginoon. Lord God, continue, Lord God, to provide all her needs, Panginoon, maging ang kanyang pamilya, Lord God, ingatan mo, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy ka, Lord God, na manahan sa kanyang buhay, Lord God. Patuloy, Lord God, na maging pagpapalagi po siya sa buhay ng ibang tao. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa buhay ni Pastora Becky, Lord God. Continue, Lord God, to declare, Lord God, blessing upon blessings, Panginoon. Breakthrough upon breakthrough, Lord God. Then alam namin, lahat, Panginoon, ng pinanghahawakan ng salita mo, Lord God, hindi mo, Lord God, ipipil, Panginoon, Lord God, at alam namin, Lord God, na ikaw ay faithful, Lord God. Salamat, Lord God, sa kabutihan mo, Lord God. Hindi nakabase ang kabutihan mo, Lord God, sa ano namin pinagdadaanan namin, Lord God, kundi hindi nakabase sa edad, Panginoon. Patuloy pinagiging mabuti, Lord God. Hindi man mabuti pinagdadaanan namin, Lord God. Alam namin mabuti ka, Lord God. Lord, we thank you. We continue to glorify you in this place, Panginoon. And Lord, lahat ng gagamitin mo sa oras na ito, Lord God, continue to anoint each and every one of us, Lord God. Lord, basagin mo ang buhay, ang aming mga puso, ang aming buhay, Panginoon. Kami ay basag, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God, at buhuin mo kami muli, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon. Ito ang siyang maitaas sa aming mga buhay. Sa lugar na ito, ito ang siyang makakilala ng bawat isa, Panginoon, at ikaw ang siyang maitaas lamang namin, Panginoon.
Lord, maraming maraming salamat, O Diyos. Alam namin, Panginoon, anuman yung pinagdadaanan namin, Lord God, alam namin, do it in the most impossible way, Panginoon, na kapag na pagtagumpayan namin iyon, Panginoon, alam namin dahil lamang sa tulong mo, O Diyos. Lord, maraming maraming salamat, O Diyos. Lord, ikaw lamang, Lord God, ang siyang makilala sa bawat isa, Lord God, anuman, Lord God, yung pinagdadaanan namin. Anuman, Lord God, yung discouragement, nakaaway. Alam namin na all things work together for good, Lord God. Alam namin, Lord God, sa tulong pa rin ito ay tagumpay. Alam namin, Lord God, na ikaw lamang, Panginoon, siyang may karapatan, Lord God, na bigyan ng karangalan, ng gloria, Lord God. Lord, we thank you. Maraming maraming salamat, Panginoon. Lord, we thank you. Lord, i-bless mo po ang aming aawitin, Lord God. Ikaw ang siyang malupat sa aming ako. Gagawin, Lord God, sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat po. Sa lahat ng panahon, Lord God, na nanatili kang Diyos. Nananatili kang mabuti, Lord God. Lord, we thank you. Lord, alam namin, Lord God, hindi ka patapos sa aming mga buhay. At patuloy kang gagawa, Lord God, ng testimony, Lord God, sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Lord, we thank you. Maraming maraming salamat, Panginoon. Lord, we thank you. We glorify you, Lord God. We magnify you in this place, Panginoon. Patuloy mo, Lord God, ibuhusok yung presensya sa buhay ng bawat isa. At ikaw ang siyang maing kwentro nila, Lord God, sa lugar na ito. Lord, maraming maraming salamat po. I-bless mo ang buong araw na ito, Panginoon. Siya at ikaw, Lord God, ang siyang mag-glorify sa aming mga buhay, Lord. We thank you. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Amen. Ayan, good morning po. Ayan, pakiharapan po kayo ng mga nakakatabi ninyo. Pag po lang po kayo, pari tatlo sa isang grupo. Sige, harapin niyo po yung kasama ninyo. Ayan, ayan. Okay, magharapan po kayo ng mga kasama ninyo. Okay, ganyan. So, ganyan, group lang po kayo. And then, tanongin niyo, hi, kumusta ka na? Ayan, ganyan. Kumusta na, kumusta na? Ayan, ganyan lang po. And then, just, hawakan niyo po yung mga kamay nila. Tapos, tanongin ko sila, okay ka lang ba? Ayan. Okay ka lang ba? Ayan. So, let's just, konting bow down lang. Tapos, let's pray for that person and bless him or bless her. So, sige, sabay-sabay po tayo. Father God, we pray for this person, Panginoon, right now, Panginoon. We pray, Panginoon, na naman po yung pinagdaraanan niya, Panginoon, Lord God. We lift it up to you, Panginoon. Hindi po namin siya kilala personally, Panginoon, kung anong pinagdaraanan niya. Pero Lord, we speak Jesus in her life. We speak Jesus in her family, Panginoon, or her, his family, Panginoon. We speak Jesus, Panginoon, in all aspects of his life, Lord God. And we thank you, Lord God, for this morning, Panginoon, nakasama po namin siya na nagpupuri. Lord, we praise you, Panginoon, sa buhay niya. In Jesus' name, amen. Yeah, that's the true spirit of being a Christian, di ba? We pray for each other. Minsan, hindi man po natin masabi sa kanya isang topic lang, hello, kumusta ka na? And then, let's just ask, parang, okay ka lang ba? Or minsan kasi mag-open yan sa'yo. And then, kahit hindi mo siya pag-pray right away, pagdating po natin sa bahay, pwede po natin siyang ipag-pray. Di ba? Yun po yung tunay na pagkakapatiran. Amen. So, kaya nga po sabi, kay saya at kay ganda kapag si Lord yung nagiging center ng buhay natin. Bukod sa meron tayong physical family, meron din tayong spiritual family. Amen? So, sama-sama po tayo kumawit para sa ating Diyos. Sumasayaw at kumakanta.
patuloy mo, Panginoon, pinagkakalap sa amin, O God. Lord, right now, Panginoon, mahinaman po kami, Panginoon, O God. Kami tulog sa iyong harapan, Panginoon, O God. Wala po kami ito kay pagmamalaki, Panginoon, Lord. Dala-dala lamang po namin ang aming sarili, Panginoon, Lord God, na ikaw din po ang nagbigay, Panginoon. Ang nais namin, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon, ay maging ganap na para sa iyo, Panginoon. Lord, we enter into your kingdom, Panginoon. We bow at your feet, Father God. Lord, our desire, Panginoon, is gawin mong banalunahanan, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Yes.
Sinabi ni Ma'am Jen na if I could come today, I was not expecting, pero niloob ng Panginoon, salamat sa Panginoon sa kalakasan ko rin, Panginoon. At sabihin mo sa katabi mo, it's all by God's grace na nandito ka. It's all by God's grace. Yes, yung sustenance natin sa grace ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, I am at your own disposal. Kaya kung anong sinabi mo, ikaw ang master eh. Kung opo, kung ako yung, kung pag-aari mo ako, di lahat ng pangailangan ko ibibigyan mo. Diba? Diba? Kung yung amanga natin na biological,
talagang gusto niya na ibigay lahat ng pangailangan natin. How much more sa ating Panginoong Diyos na siya ang nakakaalam, siya ang hindi pa natin alam-alam na niya. So, lagi kong sinasabi, I pray that the Lord will meet you, each and every one of us, at the point of our need. Pati yung mga wala dito sa tabi natin, alam ko na meron silang pangailangan. Alam din ng Panginoon na meron din silang pangailangan. Wala lang silang time na makasama natin dito ngayon. But these words, if they daily believe that God is all-powerful, the uncreated creator, ay alam natin na He is able to manifest that declaration. Maski wala sila dito, kung may pangangailangan sila, at sila ay nananampalatay sa Panginoon, the Lord is going to meet them at the point of their need. Ako tao lang, ako katulad niyo, mayroon din akong pangailangan. But you know, bawat isa sa atin, kung tayo ay naniniwala na may Diyos, na siyang nagmamahal sa atin, He is more than enough para sa atin. Amen? You say amen to that? Amen. Amen. Sa umaga ito, I want to share a message to you na ini-evaluate, tutulong sa atin na mag-evaluate kung yung si baby boy o kaya si baby girl ay matanda na, tumanda na siya. Noon, hindi siya marunong maghawak ng kutsara, maski tiis po lamang. Pero ngayon, nauutusan na siyang bibili ng sopa. Alam niyo yung ibig kong sabihin? No, ang pananampalataya natin ay bata, pero pinagkakatiwalaan na ni nanay, pinagkakatiwalaan ni tatay, na pwede nang bumili ng sopa. Anong gusto niya at ang anak natin, di ba natutuwa tayo na pag pinapabili tayo for the first time ay kinakausap pa ni nanay yung storekeeper. Utusan ko si ganito ah, pero titignan ko siya ganito. Nung maliliit kami, gano'n, tinitignan. At pag nakaalis na, naibigyan na yung chains, kaya nabili na, uuwi na sa bahay, excited na siya. Mas excited pa si ate o si adi na makauwi. Sabi niya, Mama, nakabili ako. Mama, marunong akong bumili sa store. Di ba? Pati yung nanay natutuwa. Ay sasasabihin, hindi ako marunong. Natatakot na siya, naiiyak na siya. But you know, nung kinitignan ni nanay, halimbawa yung taong ay nutusan niya ng anak niya at nakabili siya, at tuwang-tuwa na nabili niya yung gusto niya. Pati yung nanay, natuwa. Ay, malaki ka na. Big boy ka na ngayon. Yung apo ko, nung first time niya na maglagay ng sapatos, yung maglagay ng cord, maling-malit, kaya lang nung natuto na siya, grandpa, kaya ko na. Tapos nung nakuha na niya yung tama, tumayo siya at biglang kala mo nanalo ng loto. I made it! I did it for the first time. Para sa akin, parang, sige, good boy ka na. Ang ginawa ko, tinakpik ko yung likod niya, ginanong ko yung ulo niya. You're a big boy now. You're not a little baby anymore. Tapos, tumang-tuwa siya. Ganon din sana tayo, pag Christian tayo, sabi ng Panginoon, wow, nakakabili ka na ng suka. Pwede mo nang itay yung shoes mo. Amen! Amen. At yun noong nakita ng anak ko na, ay yung apo ko na, yung pinsan niya, mas matanda sa kanya, na naantay yung cord. Marunong naman yun. Kaya lang, hindi niya napansin na, sabi niya, kuya, natanggal yung ano, yung unang kordo ng sapatos mo. Ako maglalagay. Hindi, kaya ko na, sabi niya. Ng kuya niya, 2 years older, yung anak ni Julius. Tapos sabi, hindi kuya, kaya ko. Sige na ka. Sabi ng pinsan niya, noong nilagay yung cord ng sapatos, sabi ko na sa iyo eh, alam ko na eh.
Alam po yung parang napakalaking bagay na accomplishment. Siyempre tayo rin, natitiwa tayo, matutuwa din tayo. Hindi kagaya ng yung panganay ko na nung wala pa akong ako, nung may sapatos, mag-sapatos, grade 5 na siya, ginaganon pa yung sapatos sa tatay niya. Pag kumakain siya, Papa, ginaganon sapatos, sabi ko, grade 5 ka na, nagpapaano pa pa ng sapatos, anong malulungkot ka bilang nanay? Diba? Diba? Pero pag yun po yung sinasabi mo nga, ano lang, 5 years old pa lang siya, o 6 years old pa lang siya, nagagawa na niyang maglagay ng board, ng sapatos niya. Mas matutuwa ka kaysa sa grade 5 na buhakanan na lang siya. Binibigay, Papa, ginagawa yung papa, yung paa niya. Nakakalungkot naman ito na nakilating babae na pinapaano pa yung sapatos. Diba? Nakukuha nyo yung gustong sabihin, pero sana tayo yung lumaki na at marunong na tayo magtay ng sapatos, pati yung mga hindi niya kayang itay yung sapatos, tutulungan na natin sila. Amen? Amen. Mag-overflow na tayo. Last time, sabi ko, may the God of all grace, sabi yata doon, fill your heart with love and peace as you trust in Him and that you will overflow with love, with the power of the Holy Spirit. Nagagawa natin yan. Kaya mo yan. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo lang mag-overflow. Sabi natin, I will overflow. Meaning, you can be a blessing to someone. You see? You can be a blessing to someone by allowing that faith to manifest in you, you trust in the Lord. See? Trusting God, not trusting your pastor, the pastor. Trusting God and His Word. At simple lang na bagay, pero nakikita natin yung katotohanan. Okay, so 1 Corinthians, related to the message natin, ay so historical. 1 Corinthians chapter 1, verses 2 to 9. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Very proud siya, sabi niya. Basahin natin. To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be holy, together with all, together with all, isa pa, together with all those everywhere who call on the name of the Lord Jesus, their Lord and ours. Ibig sabihin, kasali tayo to all those. Kasali tayo, kasama yung mga na natumanggap sa Panginoon at pinakabanal ng Panginoon. Ikaw yun. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw yun. Kasali ka. Not only to the people in Corinth. Pero sabi niya, together with all those everywhere who call on the name of our Lord. Hindi sinabi, taga-Corinth ko lang. Ibig sabihin, hindi kasali ka, kasali ako. Amen. We can claim this. Palakpakan natin ang Panginoon. So, babasa tayo, sabi natin, ay, para sa Corinth lang yan. No. Apostle Paul wrote this to us, to all those, hindi lang sa Corinth, to predict together with all those everywhere. Sabihin nga natin, together with all those everywhere who call on the name of the Lord Jesus Christ. Do you call on the name of the Lord Jesus Christ? Amen. Yes. Di kasali ako. Kasali ka. Amen. Anong sinabi doon? In verse 3, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Mapasa atin ang yung grace. Gracia niya. At saka yung kapayapaan. Gusto niyo bang grasya? Amen. Gusto niyo ba talaga? Amen. Amen. Tanggapin natin ang grace ng Panginoon na may tuwa sa ating puso. Lahat ng kanyang mga anak ay ibibigyan niya. We are being sustained by grace. Lagi natin sasabihin yan. Lagi natin yan tatandaan. Maski may problema pa o wala, grace ng Panginoon, doon tayo nabubuhay. Amen. Amen. Kaya, pag mong sabihin sa sarili mo na,
wala akong problema ngayon. Ngayon, may grace ang Panginoon sa akin. No, mas lalo pang may grace ang Panginoon kung meron tayong nararamdaman. Sino ang walang problema dito? Ibig sabihin, ang grace ng Panginoon ay suma sa atin. Amen! Kasi kung walang grace ng Panginoon, wala tayong, hindi tayo makakasurvive. Praise God for His sustaining grace. Amen? At sabi dito, sa 4, I always thank God for you because of His grace. Nagpapasalamat sa Apostol Pablo sa Panginoon sa kanyang biyaya para sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi lang siya nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos para sa sarili niya. Hindi sa sabihin na, Lord, salamat na I am being sustained sa iyong grace. Hindi ganun, kundi lahat ng mga mananampalataya sa kanila ang biyaya ng Panginoon. At doon sa Corinthians chapter 10, sabi doon na, chapter 9 yata o chapter 10, sabi na doon na ang Panginoon ay hindi nagkukulang ng kanyang biyaya. Sabihin nga natin, ang Panginoon ay hindi nagkukulang sa kanyang biyaya. Matuwa naman tayo. Matuwa naman tayo na magsasabi ng gano'n. Hindi lang para sa atin, kundi pati sa lahat. Lalong-lalo na yung mga nanghihina at may pangangailangan. Laging lubos, laging sapat ang biyaya ng Diyos sa kanila. Amen? Kaya, yun ang sinabi ng Apostle Paul. I always thank God. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang biyaya binigay sa atin, given you through Christ Jesus. For in Him, bakit kayo papasalamat siya? Verse 5, for in Him you have been enriched. Wow! Enriched in every way. Dahil daw doon, tayo ay yumaman, pinayaman sa lahat ng mga bagay. In every way. See? Baka sabihin, hindi naman ako mayaman. Intindihin mo kasi. Intindihin mo yung salita ng Panginoon. Magbulay-bulayan mo and you will be blessed. Ma-internalize mo yan. Ako na may maraming pagkukulang, ako na may maraming tawag dito, failure sa Panginoon, para sa akin ito, ay sabi niya, for in Him you have been made rich. Past tense na yan, kapatid. You have been made rich. Amen. In every way, in all your speaking and in all your knowledge. Grabe, you have been made rich in every way. Hindi papasinungalingan ng Panginoon yan. Pag pinaniwalaan mo yan, magmamanifest sa'yo. Amen. Because we walk by faith and not by sight. Okay? Do you believe God? Amen. With declaration, oh yes! Siya ang lumalang sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin ng kanyang biyaya. At itong verse na to ay magbibigay din sa atin na encouragement. For in Him you have been made rich in every way. Pag minsan, iisipin mo na kinakawawa mo ang sarili mo. Huwag mong gawing sinungaling ang Diyos. Amen. Bakit? Salitaan niya to. Salitaan niya to. Hindi salita ni Pastora. Salita ng Diyos ito. Huwag hindi niya pinapasingan ng papas. Sinungalingan. Hindi niya pinapasinungalingan ang kanyang salita. Ginagawa niyang totoo ito. Pinakaranas niya sa atin. Hindi lang natin binabasa. Hindi niya lang natin sinasabi. Kundi nararanasan natin. Amen. Lord, mararanasan ko ang bawat pangako mo. Amen. Dahil pag anak ka talaga ng Panginoon, may mananampalataya ka. Hindi niya pipiliin yung pangako niya. Ito sa iyo. Ito hindi para sa iyo. Ito para sa kanya. Ito sa ngayon hindi para sa iyo. Hindi ganoon. Pinaniwalaan mo kanyang salita, pues gagawin niya. Lalakaran niya 'yon. Imagmamanifest sa iyo. Kasi ayun ang sinabi niya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Paniniwala dito kung naniniwala sila.
nakagawin ng Panginoon sa buhay nila. Amen. Kaya pagpalain kayo ng Panginoon, kayong mga nakikinig at naniniwala sa salita ng Panginoon. God is, for in Him you have been made rich in every way, in all your speaking, and in all your knowledge. Grabe. Binibigyan ng Panginoon ng meaning ang lahat ng sinasabi natin. Yan ang sinabi niya. At saka yung paalaman natin sa Kanya. Okay, let's continue. In verse 6, it says, because our testimony about Christ was confirmed. Confirmed in you. Sabi ni Apostle Pablo, nakita ko to eh. Nakita ko, nag-manifest sa inyo to eh. Ito ang tawag dito, nagpapatutuo. Yung itinuro ko sa inyo, nakikita ko na sa inyo, nag-overflow na, may nangyayari na, nilalakaran nyo kasi ang katotohanan na yun. Kaya nakikita na natin. Purihin ang Panginoon. Isa pa, palakpak sa Panginoon. You see, church, if you put your faith in the word of the Lord at sa Panginoon, because His word and His the Lord and His word is equal. Hindi po pwede separate yung salita niya doon sa kung sino siya. Halimbawa, may sinabi si Jeremy sa akin. Ay, hindi totoo yan. Naniniwala ako sa iyo, pero sa salita mo, hindi ako naniniwala. Pwede bang ganun? Hihiwalay mo yung sinabi niya at saka yung ina-appreciate mo? Hello? Nakikita natin yon. God and His word is equal. Sabi nga natin, God and His word is equal. Yes. Kung sinabi niya, maniniwala ka dahil siya ay hindi siya sinungaling. Okay. Gagawin niya at gagawin niya pag pinaniwalaan natin. Okay. Therefore, you do not lack any spiritual gifts. Grabe, no? Sinabi pa niya, wala kayong pagkukulang. You do not lack of any spiritual gift. Lagi nating isipin ito. As you eagerly wait for our Lord Jesus Christ, magmamanifest yung gift ng Panginoon sa atin. Sabi niya, he will reveal to us at as we wait on the Lord to be revealed. Nare-reveal ng Panginoon sa ibang bagay kasi nagtetestify tayo yung paniniwalaan natin kabutihan ng Panginoon. Nagtetestify tayo sa kanyang kabutihan. Sino ba yun? Ang dinitestify natin, sarili ba natin? Hindi yung kabutihan ng Panginoon. Ganon din ang mga tao sa Corinth at lahat ng mga mananampalataya sa Diyos. Doon natin naku-confirm na ang kabutihan ng Diyos ay nararanasan nila sa kanilang mga patutuo. Di ba? Nagpapatutuo tayo. Hindi natin sinabi, gawa ko to. Ginampanan ko to. Hindi. Napakabuti ng Panginoon. Nag-pray ako, nanampalataya ako, I put my trust in His word, nakikita ko, nagmamanifest siya. That is a living testimony. Yung pinipinto ko sa inyo na pagbabago ng buhay ko, pati kayo, binago kayo ng Panginoon. Hindi nyo ginawa yun. Naniwala kayo, you surrendered your life to the Lord, and the Lord made something new sa buhay mo. Di ba? Pinili mo ba yon? Hindi. Pinaniwalaan mo lang, ginawa ng Panginoon, purihin ng Panginoon, para pagpuri sa Panginoon. So, nakikita natin ng Lord, itong bagay na ito, saan dumaan man ako sa anumang bagay, hindi ko man makikita ngayon, pero makikita ko pagdating ng panahon. In His right time, makikita natin magmamanifest yun. Amen. Okay. At sabi niya dito na nakikita ko na yung prutas o yung confirmation ng aking itinuro sa inyo na mula sa Panginoon. He will keep you strong. Grabe to ha. Sinabi na na, you do not lack. You do not lack nothing. You do not lack anything. Therefore, you do not lack anything, any spiritual gifts, as you eagerly wait for the Lord Jesus Christ to be revealed.
He will keep you strong. Sabi nga natin, wala tayong pagkukulang sa mga biyaya ng Diyos, mga gift niya sa atin. Di ba napakagandang bagay yun? Did we do something to gain those favor? Hindi. Naniwala na tayo sa Panginoon. Na pinaniwalaan natin, sinabi niya. At wala tayong pangangailangan pa, maniwala lang tayo. He will keep you strong to the end. Sabi mo sa katabi. He will keep you strong to the end. Yes, He will keep you strong to the end. To the end. Maniwala tayo. Dahil siya ang ating kalakasan. Ang kanyang banal na espiritu ay nasa atin. Siya ang ating kalakasan. Maski wala si pastor dito, may pupunta si pastor, maski walang pupunta dito, God will be our strength. He is our strength. And He will continue to manifest His power in us so that we don't lack. We lack nothing sa ating spiritual gifts. Maski wala si pastor. Dahil pangako ng Panginoon yan. Pinaniwalaan natin sa Panginoon yan. The Lord is so gracious. He will keep you strong to the end so that you will be blameless on the day of the Lord Jesus Christ. Sinusustain niya tayo. Amen. Merong mga hindi natin sinasadya na pagpakamali natin. The Lord will continue to sustain us. God who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord, is faithful. Who is He? Anong karakter yun na-reveal dito? Siya ay tapat. He is faithful. Amen. Are you happy that God is faithful? Amen. Yung mga lovers na iniwan, yung mga pa na iniwan nga ng mga lovers, sasaktan sila. Pero, napapalitan yan. Bibigyan ka ng Panginoon na mas maganda. Yung faithful, amen. Ay kahapon, birthday pala ng asawa ko, nakalimutan ko dahil sa dami ng trabaho. Nalala ko nung 2 weeks ago, nalala ko, but then, sabi ng anak ko kagabi, Mama, anong ginagawa mo? Ano? Magsayin kayo, susunduin ko na kayo. Hindi nagsasalita yung matanda. Siguro, nagtatampo na. Sabi ko, kung nagtatampo na siguro, ay, nakalimutan na. Siyempre naman, birthday niya, nakalimutan mo. But you know, the Lord, hindi ganun. Nagsorry ako, sorry, sa dami ko na ginagawa, pero sa dami ko na iniisip. Sabi nga niya, iniisip mo yung iba, yung mga nasa abroad na bina-Bible study mo, ako na, ako dito na sa tabi mo, hindi mo ako nakikita. Eh, nasa tabi na kita eh. Nagpapalusot din ako. Pero sa totoo lang, nakalimutan ko. Kaya nung tinatawagan ako ni Ma'am kagabi, ako ni Ma'am din kagabi, ay hindi ko pinapansin. At sabi ko sa Panginoon, Lord, salamat na lang at faithful ka. Palakpakan natin ulit ang Panginoon. We don't have to remind Him of His promises. We will remind ourselves of His promises. Dahil ang faithfulness ng Panginoon ay tuloy-tuloy. Amen? Dahil tayo anak niya. Shall we pray? Father, we thank You because You are ever faithful to us. Kung kami ay unfaithful, Ikaw ay laging faithful sa amin. Minsan kakalimut kami, Panginoon, sa dami ng mga iniisip namin para sa sarili namin, para sa trabaho namin, para sa pamilya namin, pati kapitbahay namin, pati kaaway namin, naalala namin. Pero Lord, minsan nalilimutan namin yung katapatan mo. Patawad, Panginoon. Ikaw na nagbibigay sa amin ng abiyaya araw-araw. Imagine, Lord, bilak natin. You will make us strong. You are faithful to the end. At Panginoon, nakakalimutan ka namin dahil nagkakaroon kami ng sunglass, ng problema. Pero Lord, tanggalin mo ito. Ikaw na ang bahala. Panginoon, sa mga takip na lumata namin, let us focus our mind on You because You are God. You are a faithful God. You never change. Inakanta namin, unchangeable, unchangeable God.
Unchangeable God, you are ever faithful. Hindi ka nagbabago. Unmovable. Immovable. Kaya Lord, lagi kaming mag-focus sa iyo. Hindi namin titignan yung problema. Yung problema, problema yan. Pero lalong kapag iniisip namin, lalong nagpapabigat. But then Lord, if we have problems and we look upon you, sabihin namin, Lord, pwede pang ibigay sa iyo itong problema ko, sumasasagot pa kaagad. Una man, anak, nakalimutan mo lang na ako'y tapat. Kaya Panginoon, tatawarin mo kami. Help us to focus on you, no matter what. Lord, no matter what, no matter what, you are faithful to your people. Patawad, Panginoon. Kaya sa umaga nito, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Palakasin mo ang bawat isa. Yung malakas, lalo mo pang palakasin so that they will be able to encourage others. We give you praise. Help us to overflow no matter what, Lord. Because our source ay ikaw. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you.